Dapat po napakinggan ang maiksi, ngunit malamang po talumpati ng kauna-unahang Vice Presidente na nagagaling po sa Bicol Region, si Vice President Lenny Robredo. At atin naman pong makakasama sa ating special coverage mga kapamilya dito po sa studio, maya-maya lamang. Nakita natin napakamadamdami no, ng speech po ni officially the 14th Vice President of the Republic of the Philippines, Lenny Robredo. Napaka-emotional at nabanggit niya, Ted, sa unang, sa pagbukas pa lamang ng kanyang speech, agad-agad ang kanyang asawa. No? Naalala natin noon, hindi niya halos nababanggit noon sa kanyang kampanya si Sec. Jessie, pero ngayon nabanggit niya. At ngayon nga, nakikita po natin ang official family po ng Vice President ay nareryan sa Quezon City. At hindi lamang, nandiyan din mga taga-Liberal Party, no? Para magbigay ng suporta kay Vice President Lenny Robredo. Sige, siguro pinakamaganda ating puntahan si Jing Castañeda. Kung sa kanyang mga naobserbahan ngayon, mismo dito po sa nangyayaring photo opportunity, matapos po ang talumpati ng ating Vice Presidente. Now, maya-maya ng kaunti, may panahawin po tayo para tayo tulungan po na mahimay ang lamang po ng talumpati ni Binibining Robredo at doon sa mga inaasahan po natin na posibleng maging programa ng Vice Presidente sa gitna po naman ng kawalan niya ng isang departamento na hawakan ba dito. Very challenging kasi ang sinabi niya, bagamat may mga balakid, nabanggit niyo, bagamat may mga balakid, naniniwala siya na kaya namang gumawa ng kabutihan kapag magtutulungan. Sinabi pa nga niya na baka nga ito yung pagkakataon na yung pagkakaiba ay maging isang strength imbis na kahinaan ng bawat miyembro nga ng administrasyong ito. Jing, Jing Castañeda, go ahead. Tama kayo, no? Naging emotional nga si Vice President Lenny Robredo sa kanyang talumpati kanina. Patunayan nung umpisa ay may magagalgan pa yung kanyang kilig. At ang kanyang naging estilo ay pareho dun sa naging estilo niya nung siya ay nangangampanya. Nagsisimula siya sa kwentong buhay at pagkatapos ay hinahapon niya yung mga nakikinig, yung mga tao na samahan siya sa kanyang paglalakbay. Kanina, sa kanyang habang siya ay nagsasalita, kapansin-pansin na may ilang mga naluha dito sa audience, no? Lalong-lalo na yung mga sinasabi nga nating kumakatawan sa mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. May ilang din siyang mga kababayan dito, mga taga Naga, mga taga Camarines Sur, na marahil sa sobrang tuwa at sobrang ika nga ay pinagmamalaki na nagkaroon sila ng kauna-unahang Vice Presidente ay naluha din. So nangunguna na sa mga medyo emosyonal ay si Barangay Captain Cuner na siyang nagbigay ng o nagbasa ng panunumpa kanina, nag-administer ng oath ni Vice President Robredo. Umiikot ang kanyang mensahe kanina sa pasasalamat, syempre, pero higit sa lahat ay sa pag-imbita sa mga publiko man o pribadong sektor na samahan siya sa isa pang paglalakbay. At ito ay ang paglalakbay na nga bilang Vice Presidente. Binigyang diin din ni Robredo na sa unang 100 araw ng kanyang panunungkulan ay magtutungo agad siya sa malalayong mga barangay. Dahil isa naman ito sa kanyang pangunahing mga layunin ang mapaunlad ang mga panayunan, lalong-lalo na nga yung mga nasa malalayong lugar. Pero banggitin lang natin yung lima sa kanyang pangunahing programa. Ito ay ang matugunan ang gutom sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pagkain sa mga pamilyang Pilipino, kalusugan, kaunlaran para nga sa mga panayunan, edukasyon, at people empowerment. Kanina ay binigyang tingin din ni Robredo sa kanyang talumpati na bagamat magkakaiba ang nagkahiwa-hiwalay, nagkawatak-watak noong panahon ng eleksyon, ngayon ay panahon na para magsama-sama at bukas ang kanyang opisina sa lahat. Iba't iba man ang paniniwala, iba't iba man ang mga partido, bukas ang kanyang opisina na makipagtulungan. At sinasabi nga niya, dahil sa tiwala, sakripisyo at pagtutulungan ng lahat, walang imposible. Lahat posibleng gawin. So, at syempre, binigyan diin din niya ang isa sa mga paboritong mga kataga ng kanyang asawang si Jessie Robredo na what brings us together as a nation is far more powerful than what pulls us apart.
So sa ngayon, Ted, ay tuloy-tuloy ang pagpapapicture. Bagamat kung medyo maambon-ambon dito, ay maganda naman ang atmosphere. At ay nagkakamayan, lahat ay natutuwa sa naging tagumpay ng kanilang kandidato. Alam mo, Ted, ito ay halo-halo, no? At walang VIP. Pantay-pantay ang lahat ng mga dumalo dito. Walang VIP seating arrangement. Walang mga napaka-relax ng kanilang mga pasukutan. At katunayan, makita natin kanina si Vice President Robredo na nakasimpleng short Filipiniana dress lang. Ecru ang kulay. At maging yung kanyang isinuot ay remodeled. Ika nga, ito ay isang lumang damit na pinaayos lamang niya. Yung kanyang mga anak din, ako ay simpleng-simpleng black and beige na short Filipiniana dress din ang isinuot. So dito sa makikita natin dito sa mga dumalo, ito ay kumakatawan, ano, dun sa naging uri ng kampanya, uri ng mga supporters ni Robredo na may ibang nakachinelas, nakasandalyas lang, at may ilan laman na nakabarong. Dito naman ay yung mga congressman syempre, pero karamihan nakapolo lang, napaka-relax ng kanilang atmosphere. Ang nakikita natin ngayon sa TV screen kasama ni Robredo ay si Noel Ferrer. Siya ang punong abala sa Thanksgiving party mamayang gabi sa Quezon City Memorial Circle. So dahil nga sa limitado ang mga bisita na naimbitahan dito sa Executive House, karamihan ng mga supporters, mga tumulong sa kampanya ay doon na pupunta mamaya sa Quezon City Memorial Circle. Magsisimula ito ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. So maraming mga artista doon. Muli, pagkakaisa ang tema ng magiging pagtitipon mamayang gabi, kahit na yung mga artista na sumuporta ng ibang mga partido, ibang mga kandidato nung nakarang halalan ay imbitado at magpe-perform, kakanta mamayang gabi. So Ted, tuloy-tuloy nating tututukan itong ating simpleng panunumpa dito sa Executive House. Pagkatapos ng simpleng kainan ay manunumpa ang ilang mga Quezon City officials kay Vice President Lenny Robredo dito pa rin sa Executive House. Balik muna sa inyo dyan, Ted at Madel. Maraming salamat, Gina Sanyeda. Talaga po itong mga nangyayari ngayon ay napaka makasaysa.